guys, good morning. So, andito daw po sa amin ngayon ang mobile palengke. So, for today, I'm going to cook kare-kareng lechong kawali. So, yan, sa papunta na ako sa covered court ngayon para bumili ng ingredients. So, may listak naman siya last night kung ano yung mga kailangan ko. And I will be able to complete all the ingredients at matagpuan ko siya. Yung gusto kong sabihin, say hi to my vlog. So, kauwi ko lang ng bahay. Nakompleto ko naman yung ingredients ko. So, I'll start cooking. Kasi may Zoom conference meeting pa kami ng 9 a.m. So, hello guys. Good morning ulit. So, prepare ko na unahan yung mga ingredients na kailangan ko for the kare-kare. So this is the very first time that I'll be cooking kare-kare. I love kare-kare. Kahit anong karne na ginagamit, kung beef man yan, kung oxtail, pata. But for this recipe, ililechong kawali yung karneng baboy. So hindi ako yung magluto nun kasi hindi ako magaling magprito. So, piprepare na nila Gian mamaya yung pagprito ng lechon kawali. So, I will be doing the sauce. And so, pakita ko lang sa inyo yung mga piniprepare ko ng ingredients. And I'm gonna show you how to cook kare-kare the way I learned it through my friends, kay mama, sa mga kakilala ko, and also dito sa YouTube. Before pala yung adrede, nilagay ko na yung piniling na nuts and also yung yes, para tumapos yung halos. Pampakulay lang naman kasi yung adrede. Then after that, salasaan na natin. Isusunod ko mamaya yung pagluluto ng alamang. So mamaya yung alamang. Lasaw ko na yung gulay. Diba kasi may mga style na ginagawa sila na pinapakuluan lang yung gulay. Pag iningisa, sa akin mas gusto kong ihalo na siya doon sa atswete at doon sa sauce ng kare-kare na ginagawa na natin. So, konting salt and pepper to taste lang kasi may alamang naman mamaya.
tinapat ka lang. So, nilaya ko siya ng quarantine corn starch. So, nakuha ko na siya. Pili ko nakuha ko na siya. And si Uchi po yung nag-video sa akin. So, maglalagay na ako ng atsuwete. Sasalain ko siya kasi may bubo. Hindi ito yung atsuwete seeds ha. Ito yung powder ng mamasitas. Again guys, if you like the video, please make sure that you like it. Tapos leave a comment kung patingin nyo tama yung ginagawa ko. And also, for me to improve on my next balak pag nagluto ulit ako ng kare-kare. So, syempre, first time or two. Lutuin ko pa yung alam. Lasa na tayo bago natin ilagay yung mga gulay. So, mama na natin. Nakuha ko na yung consistency sa kanya yung gusto kong lasa. Alagyan na natin yung gulay ngayon. So, inuna ko muna itong suso ng saging. Eternity later.